Hello guys and welcome back sa ating channel. Well, matagal-tagal din tayong walang bagong video na na-upload dahil busy si Doc Tonyo sa ospital at sa iba pang mga ginagawa ko. So today, this vlog ay magiging tungkol sa pag-aayos ko ng kwarto ko. Naisipan ko lang siya ayusin kasi may nakita ko sa Facebook na med school pa lang ako, gusto ko na siya. So parang uso kasi siya dati pa, yung ginagawang loft bed yung or loft style yung kwarto. So nakakita ko sa Facebook, ang dami-dami niya ng views, ang daming likes, ang ganda nung kinalabasan nung ginawa niya, and budget friendly siya. So ginawa ko rin siya or gagawin ko rin siya sa kwarto ko. Sisimulan ko na siya today para mabilis lang natin siya matatapos. May katulong ako, si Tito Romel. Siya yung gumagawa ng mga lahat ng mga gusto kong ipagawa dito sa kwarto ko. Like, itong cabinet ko. Itong malaking cabinet na to. Siya gumawa nito. And mababa lang din yung budget na ginamit namin. But matibay siya. Yun, siya nagpintura. Siya yung gumawa ng lahat. So, samahan niyo ako sa journey ko ng pagpapaayos ng kwarto ko and makikita niyo yung final product na feeling ko naman magugustuhan niyo rin dahil sisiguraduhin ko na mas na maganda yung kakalabasan nito. So, samahan niyo ako guys. Tara! So, magpapa-renovate ako ng kwarto. Gagawin ko tong loft bed dito sa tapat na to. Yan. Maliit lang kasi yung kwarto. Siguro nasa wala pa sigurong 5x5 square meters to. Pero wala pang 5 square meters. Yan. Ito matagal ko na napagawa yan. Yan. Yung kama ko kasi binababa ko na lang dyan para maluwag. But may nakita kasi ako sa Facebook na maganda. So yan. Dito. Dyan ko ilalagay yung kama. Dyan sa tapat na yan. Alright. Yan, may ilalagay ako dyan sa taas. Ay, sa baba. Sinisimula na yung hundan. With the dog there. Doggy! Doggy! So, na kami natulog yung gabi. Pero yung hagdan is yung parang ginagawa. Sabay tayo mamaya. Pangalawang araw ng paggagawa. Actually, kalahating araw kahapon. So, one day ngayon. So, 1.5 days matatapos to. Yeah! Hi! Lago ka dyan? So today is the day 2 of our project and habang ginagawa yung bed and yung hagdan and yung mga kulang pa is pupunta muna tayo sa bilihan ng couch na ilalagay ko dun sa ilalim ng kama. Nakita ko kasi yung sa design nung nasa Facebook na yung naging inspiration ko para gawin to. Meron siyang nilagay na couch. So may nakita ko before dun sa binibilhan ko lagi ng mga murang gamit na may couch doon na mura lang naman. So pupunta tayo doon ngayon. Samahan niyo ako, tingnan natin. So today, mamimili tayo dito sa HMR Clearance Outlet. Yes. Tagal naman ang mga kasama ko. Tara! Naka na yung ano ko, face mask. Nag-aano siya. Vlog ako. Nasaan? Meron silang hand washing station. Yes. So ito yung pinunta ko dito. Bibiling ko to, lalagay ko sa kwarto ko. For only 2,700.
Yan, yeah, dami pa dito. Yan siya. So kakarating lang namin ngayon sa bahay from HMR. Nabili na namin yung gusto kong couch and nabili rin yung mga kasama ko. Yung kapatid ko tsaka ng pinsan ko yung mga gusto nilang bilhin. So ngayon pinadiretso ko yung couch dun sa kwarto. Tapos na rin yung day 2 ng DIY project natin. Tara, check natin. Yung natapos na rin for day 2. So bukas naman papapinturahan na natin siya para matapos na makita na natin yung final product. So see you again tomorrow. Morning guys. So today is the day 3 of our DIY project dito sa Orto. Dito na ako natulog ngayon sa taas. Yan. So ito yung case namin. Abot ko na. So ngayon magpipintura tayo. Bibili muna tayo ng pintura, then mamaya makikita natin yung final product. Yes! Half day. So half day today, yan pa lang yung napipinturahan. Buo pa, hindi pa kasali yung iba. So yun. So tapos na yung first coating ng white na paint or yung masidya dun sa mga kailangan pinturahan. And mali ako na kaya siya ng one day na process. Hindi pala kaya ng one day na pagpipintura lang kasi kailangan pang patuyuin yung masidya, kailangan pang iliha or yung kaskasin para matagal pa yung iba pang white. Then saka pa lang po yung pinturahan ng black. So for today, yun ang gagawin natin. Magpipintura tayo ng black. So tara, samahan niyo ako. Yan na yung natapos na black paint sa kama. And napinturahan na rin ng white yung isame. So black paint lang yan. Yan lahat. Yan. Then mamaya i-reveal na natin yung final and finished product. So excited na ako. Hello guys. So tapos na yung DIY project natin today. And today is the big reveal. Ipapakita na natin yung final result ng ginawa nating DIY loft bed or loft room style bed dun sa maliit kong kwarto. Again, yung area ng kwarto is nasa around 4 to 5 square meters lang. And today, galing ako sa date namin ng girlfriend ko kaya nakapolo ako. Wala lang, masabi ko lang din. Anniversary namin ngayon kaya nakapolo ako and naka-cover mask ako. Na maganda. Yan. Ganda ng cover mask, no? Yan. So, pakita natin ngayon yung result ng naging project natin and magkakaroon din tayo ng mini room tour sa room ni Doc Tonyo Bandido. Okay, tara na! Thank you.
guys, pinakita ko na lang pala muna sa inyo yung final product or yung finished product ng ating DIY project, yung sa makeover ng kwarto ni Dr. Tonyo Bandido. So gawin na lang natin sa part 2 ng vlog or gumawa tayo ng part 2 video para sa mini room tour dito sa kwarto natin and dito sa magiging studio natin para sa mga susunod pa nating vlog. Again guys, this is your Dr. Tonyo Bandido, your doctor, resident doctorist. Nagsasabi na please like, follow, subscribe, and watch all of my videos para mas marami pang mas makapanood at may share sa lahat ng inyong mga friends. Thank you again guys and abangan nyo yung part 2. Tulad nalagay yung room tour. Bye!